Nagpapalit tayo dito sa Taiwan. So ayan, nakuha na natin yung paper natin, guys. At sa 9th floor tayo naka-assign. Ayan, so dito tayo naka-assign sa Carousel 1. Ayan na guys, Kaohsiung International Airport. Ayan guys, paglabas ng exit 1, ayan na yung hotel natin, guys. Alam nyo ba, nakuha ko lang for free. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano. Hello guys, I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. And nabasa niyo naman sa title, ngayon guys, nagpapalik tayo dito sa Taiwan! Actually guys, kung nakikita niyo, same day lang din to nung pag-alis ko doon sa Hanoi. At ngayon, hindi tayo sa Taipei, kundi sa Kaohsiung. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa inyo, magsisimula lang tayo sa South Taiwan and papanik tayo sooner sa Taipei. Kasi kung natatandaan niyo doon sa previous vlog ko, meron ako mga hindi napuntahan, di ba? Hindi ko napuntahan yung Jufen, Shifen, at sa Yeliu Jeju Park. Kaya ngayon, pupuntahan natin yon. But now, let's focus muna dito sa Kaohsiung area. And ganyan, samahan niyo na ako kasi kababa ko lang mismo sa aeroplano at pupunta ako doon sa immigration area. Hey guys, wala pa ka tao-tao. And actually, medyo pahapon na kaya wala na rin ako makikita ng mga ganong magagandang view ngayong pagpunta ko ngayong gabi. Pero, let's go pa rin. And guys, paglagpas niyo na sa mismong pathway is meron sa inyo sasalubong na naman na duty-free as usual. At ngayon, magpunta tayo sa baggage claim area. Kung nandito kayo guys, maaamoy yung iba't ibang uri ng pabango, like naghahalo-halo. Ayan, bababa tayo papunta sa passport check and baggage claim. Let's go! Ayan guys, isa sa mga travel requirements pala is mag-fill out nitong arrival card. So hindi ko siya na-fill upan, kaya ngayon is pinabalik ako para fill upan lang to. Okay guys, so nakatapos na ako dun sa immigration area. Ngayon magba-baggage claim na tayo. Kasi guys, after nito, pick upin natin yung pocket wifi natin. Kasi hanggang 8 PM lang yun bukas. So kailangan natin magbadali. Ayan, so dito tayo naka-assign sa Carousel 1. Ang call ng kanilang ano dito, oh, papaikot talaga na ganun. Wait, di ko pa nahahanap yung akin eh. Wala pa ako nakikitang may telang itim. Okay, nakuha ko na yung baggage natin guys. At ngayon is pupunta na tayo sa pick-upan ng pocket wifi. Ayun guys, bago kayo makalabas, is dadaan kayo ng customs. So, pwedeng mag-goods to declare or nothing to declare. Since tayo, wala naman tayong i-declare. Ngayon, nakalabas na tayo dun sa mismong exit. At ngayon, kukunin na natin yung pocket wifi na nakuha natin sa Klook. So guys, yung pocket wifi na makukuha niyo sa Klook, dito niyo siya i-claim. So sa Chungwa Telecom, at dito niyo siya makikita, ayan mismo. Kaharap lang siya nito, oh, nung exit. And guys, ayan, makikita niyo dito na yung SIM, prepaid SIM card, wifi router, and travel SIM. And guys, alam niyo ba, nakuha ko lang to for free. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano. If ever nga pala, nabibili kayo ng prepaid SIM, so ito yung mga presyo. Ayan, makikita niyo, ito yung wifi. Ayan yung ano, may unlimited data siya. So i-post nyo na lang para makita nyo ito kung ilang araw. Tapos yun yung halaga nasa gilid. Ayan, after nyo daw gamitin, after pag-aalis na kayo sa Taiwan, dyan yung i-drop. Hanapin nyo yung ganyan. So madali lang yun. Kung hindi kayo dito sa Kaohsiung Airport, doon sa Taoyuan, meron din sila yan. Ganun lang kadali. Nakapag-rent na ako ng pocket wifi at nasa bag ko na siya. Mamaya explain ko sa inyo kung paano ko siya nakuhang libre. Oo nga pala, yung Taiwan nga pala, meron silang ganito. Taiwan, the Lucky Land, 5,000 lucky draw. So if ever guys, napupunta kayo dito, is i-fill out nyo yung link na nasa baba and dito pwede nyo i-redeem para manalo kayo. May possibility na manalo kayo, pwede ding hindi kapag ka-tourist kayo. Grabe guys, nanalo yung bago ako. Nanalo siya ng easy card. Sana manalo din ako. Ayan, ini-scan. Sana naman manalo tayo. Please, manalo ka, manalo ka, manalo ka. Click a lantern, click a lantern. Click daw. Ito, ito. Oh my God! Guys, natalo tayo. Sayang, sayang, Taiwan, hindi niyo ako pinalala, ipopromote ko pa naman kayo. Ngayon, since wala pa tayong NTD, mag-withdraw tayo dito sa Mega Bank ATM. So matatagpuan niyo to paglabas niyo mismo sa arrival hall. So ayan, kailangan nating mag-withdraw dito para meron tayong perang gagamitin dito sa Taiwan. And guys, nakapag-withdraw na ako. Ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa Family Mart para magpa-load ng ating EC card. Ayan guys, nakapag-load na ako ng EC card ko dito sa Family Mart. So ang binayad ko dito is 300 NTD. Kasi guys, dati naaalala nyo, nagpunta na ako dito sa Taiwan. So meron pa akong card na valid. Pero since kayo, kung first timer nyo, is bibili kayo dito sa Family Mart. Ang halaga ng isang ganito, 100 NTD. Tapos magpapa-load na lang kayo. Ita-top up nyo na lang. Para yun, magagamit nyo yun if ever na magpa-public transportation kayo. Tulad ng bus, tulad ng train. Pwede nyo magamit nyo kahit sa mga 7-Eleven at Family Mart. Ngayon ay bumili na muna ako ng aking drinks kasi hindi pa ako umiinom simula kanina doon sa Hanoi Airport kasi naubusan ako ng Vietnam Dong. So ito guys, 25 NTD ang price nito. Ayan guys, para hindi kayo maligaw, kumuha kayo ng inyong KMRT o Kaohsiung MRT route map. So dito nyo yung kukunin, pwede sa Visitor Information Center. So andito tayo ngayon sa Kaohsiung International Airport, doon tayo pupunta sa Formosa Boulevard. Oh my God guys, paglabas ko ng International Airport, tigin siya sa lubong sa akin. Grabe, wala na katao-tao dito. Tama ba itong pinupuntahan ko? Okay, I think tama naman kasi ayun na, may nakikita ko itong logo ng KMRT.
MRT. So, pumalik tayo. Kaohsiung MRT nasa B1. So, sumakay kayo ng elevator paglabas niyo doon at pumunta kayo sa baba para makapunta kayo sa MRT area. Grabe, tingin mo, walang katao-tao dito. Bakit naman kasi ganitong oras yung mga flight ng Hanoi papuntang Kaohsiung? Pero since nakapunta naman na kasi ko dito sa Taiwan, so parang feeling ko naman, parang talagang safe naman dito eh. Safe for solo travel. Mas kinakabahan pa nga ako sa Hanoi kaysa dito. Wait, dito ba to sa Kaohsiung? Ang ganda. Saan to? Gusto ko tong puntahan kung dito man yan sa Taiwan. Kaya lang guys, alam nyo, to be honest ha, mainit. Hindi malamig. Talagang mainit. Wala ako nararamdaman kahit hangin mo lang o aircon. Ba't ganun? Ayun na guys, Kaohsiung International Airport. Pababa na tayo sa Formosa Boulevard, R10. So pupunta na tayo doon sa mismong area ng labasan sa exit. Ayun guys, pasakay na ako ngayon sa escalator and exit 1 para makapunta tayo dun sa hotel natin. So yung hotel natin, nabuko din sa clock guys. So yung link, ilalagay ko dyan sa ibaba. Mamaya, i-roomfare ko na kayo. Dito din yun sa mismong vlog na to. And guys, sa Formosa Boulevard MRT siya located. Ayun guys, paglabas ng exit 1, ayun na yung hotel natin. Center Hotel. Gusto po, nakakapagod. My God. Tapos, abante lang kayo. Ayan, makikita niya Central Business Hotel. So dito time to check in. Ngayon guys, nandito na ako sa Central Business Hotel and ito yung mismong lobby or reception area and ayan, nagbabayad na ako. For 2 nights, 1,160 NTD. So ayan, nakuha na natin yung key card natin guys at sa 9th floor tayo na-assign. Tara, panik na tayo at check na natin yung room! I'm so excited! Alam nyo guys, to be honest, hindi ko yung na-expect na ganito kaliwanag yung mismong hotel kasi yung mga nakikita ko sa online, ang dilim tapos parang luma niya. Kasi guys, ito yung pinakamura dito sa Kaohsiung. Since lilipat niya ako ng Taipei and feeling ko hindi ko naman siya gano'ng magagamit. So, tinignan ko yung reviews, maganda yung reviews and yun, dito tayo sa cheapest sa Kaohsiung. At ang maganda dito guys, sobrang lapit niya sa Formosa Boulevard. Like yung exit, katabing-katabi lang, promise. Like, siguro mga 20 steps lang para makarating guys yung mismong hotel entrance. Ayan. Ito, 9th floor. Ayan, diba kung titignan nyo parang ang luma-luma. Which is, luma nga ata talaga guys. Pero okay lang din. Sanay naman tayo sa ganitong itsura. Uy, nice. Oh. May refillable na water. Katapat ng room natin. Iti room natin eh. So, ayun. Sanay natin. Wow. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako and meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga post ko. Kaya yun lang guys, back to the video. Guys, tignan nyo, hindi ko in-expect. Medyo maganda yung room, promise. Walang kalong biro. Like guys, tignan nyo. Ito yung mismong pinto. Ayan yung pinto. Tapos ito, katabi nito is yung mismong CR na atala. And wow, tignan nyo. Like yung CR niya parang sobrang putik na sobrang lilis niya kaya parang medyo nakakatakot na tignan. Pero okay lang. Tapos yung papatag na ganyan. Pero syempre hindi ko nagagalaw yung kisyon. For sure. So guys, nang gamit yan. And yun nga lang guys. Ang deal breaker nga lang dito. Tignan mo. Wala siyang bidet pa lang kasama. Pero okay lang naman. At ito, meron din yung sink. Tapos meron din itong salamin if ever na mag-toothbrush ka, maghihilamos ka, meron gusto kayusin sa itsura mo, diba? At ayan yung shower. May pa-shower. Tapos may shower gel at may shampoo. Tignan natin. Ayun, mayroong laman, tumulo. And ayan, di ganyo, tingnan natin, palakas. Ay! Oh, malakas, guys. Wow! Tapos, tignan nyo dito sa side na to, mayroon dito yung TV na maliit. Tapos, mayroong blower, mayroong tissue, mayroong mga toothbrush. And guys, ayan, mayroong cup if ever na gusto mo uminom ng tubig. At mayroon silang refrigerator. Tapos, mayroong pang pa-electric fan if ever na hindi ka satisfied sa lamig. Ito yung itsura ng mismong kama guys. Like feeling ko queen size ito. And ayan, kung makikita nyo is merong wallpaper na parang hindi ko kasi alam kung ano yung tawag sa ganito wallpaper. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa wallpaper na ganyan. At meron itong pa-telephone, tapos pa-charge yan, yung mga socket, ganun. Tapos ito ilaw. Ay, ayan yung itsura. Kapag pinatay, ganyan yung itsura. Pag binuksan, ay, paano ba? Ay, paano? Oh, ayan guys, di ba? So since gusto natin ng ventilador, ayan, buksan natin tong ventilador. Sana gumagana ka. Paano buksan? Wow, gumagana guys! Tapos guys, tignan natin tong window. Ay,
Paano makikita yung window? Ah, nabubukas? Ano ba? Ah, ito oh. Ah, nabubukas guys. Nabubukas guys yung window. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo. Pero ayan yung itsura guys. Oh, ito yung Formosa Boulevard. Diyan ako lumabas. Dito sa mismong exit. Eh. Yan yung exit number 1. And ayun yung mga ibang exit siguro guys. And ito tour ko kayo dyan kasi syempre madami pa naman tayong araw dito. 3 days tayo dito sa Kaohsiung, share ko lang sa inyo. So, ma-maximize natin yun. So guys, ayan tulad ng pinangako sa inyo kanina, ito yung nalibre ko na pocket wifi sa Klook. So 5 days free yan. So free sa akin yan ng Klook. So since 6 days ako dito, nag-additional ako ng parang per additional 1 day is parang 60 pesos. Hindi bababa sa 60 pesos at hindi tataas sa 70. Parang 65 or 69 pesos yung in-additional ko. Pero not bad for 6 days. Guys, nalibre ko siya kasi nag-book ako ng hotel via Klook. So hindi dito sa hotel na to ko siya na free, kundi doon sa Hotel Papa Will, kasi parang may hotel perks doon. So yun, kasama yun doon sa mismong nabook ko. Then meron na akong hotel doon sa Taipei, tas ito na free ko. So since sa Taipei pa yun, pwede namang options is kung saan mo mang makuhang airport sa Taiwan. So sa Kaohsiung ko siya kinuha at i-drop off ko siya pag umalis ako ng Taiwan sa Taipei or Taoyuan Airport, kasi yun yung exit point ko. So far is ilang minuto naman ako nakapagpapahinga dito sa mismong hotel room na to, sa Center Hotel. Okay naman siya, kaya lang ang medyo problem ko lang sa kanya, parang hindi ganun kalakas yung aircon, pero maganda yung paligid, ganyan. Take note guys ha, medyo mataas lang kasi talaga yung standard ko sa aircon kasi mainitin akong tao. Pero kung since kayo, hindi kayo ganong mainitin, okay na feeling ko sa inyo to. And meron namang ventilador sila na pinrovide, tulad dun sa Hanoi na pinakita ko sa inyo previously. Ayan o, tigan nyo, meron naman silang pa-ventilador and naka number 2 naman siya. So pwede pa din naman kahit ganyan. Ngayon sa travel requirements naman tayo mag-focus. So unang-una guys, dito sa mismong pagpunta sa Taiwan, kahit sa ang airport kayo papasok dito sa Taiwan, kung Filipino passport holder kayo o Philippine passport holder rather, is wala kayong gaan ng kailangan i-present or insurance na bilhin, ganyan, wala nang kailangan guys. Ang kailangan nyo lang, siyempre kapag ka galing kayo ng Pilipinas sa punta dito, kailangan nyo na i-travel. Yung i-travel, ilalagay ko dito yung link sa ibaba. So, fill outan nyo lang yan, sasagutan nyo lang yan, yung name nyo lang, yung passport details, yung flight details nyo, and etc. Tapos, may QR code, tapos yun, ibibigay nyo lang yun sa immigration, then okay na. Tapos, pagdating nyo naman dito sa mismong area ng Taiwan, is kailangan nyo mag-fill out ng arrival card. Yung arrival card na yon, name, passport, saan yung hotel nyo, gender, birth date, and place of birth. Ganun lang yung mga isusulat nyo, kaya sobrang dali lang. And the rest, wala naman na. So, dun sa immigration area dito sa Taiwan, tinanong ako dito eh. Usually, hindi naman ako tinatanong ng mga immigration kapag ka dun ako sa mismong lugar pupunta. Dito lang sa Pilipinas, medyo matanong, diba? So, ang tinanong sa akin dito is, ba't daw galing akong Hanoi, Filipino daw ako. So sinabi ko, vlogger po ako, content creator po ako, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanila na nag-vlog po ako sa Hanoi, tapos sa TikToker din ako, sinabi kong ganyan. So pinakita ko na lang yung mga video na ginawa ko, which is meron naman talaga akong ginagawang video. Then hanggang kailan daw ako sa Taiwan. So sinabi ko, hanggang July 14 po ako. Pero yung English, syempre, hindi mo nila intindihan yung Tagalog. So sinabi ko, hanggang July 14 ako. So 2 days ako dito kako sa Kaohsiung, and aalis ako dito, pupunta na ako ng Taipei. Sinabi kong ganun. Then doon, mag-vlog naman kako dun sa Jiufen, and the Jeju Park. So yun lang guys, and oo nga pala, extended dito yung visa free sa mismong Taiwan country. Kasi guys, hindi ko sure kung bakit na-extend, pero ganun naman lagi eh. Pangatlong extension nila ito actually, kasi na-extended nung nakaraan, tapos ngayon. And guys, ang extension ata is to hanggang ganitong day, pero 2024 ang alam ko. And guys, alam nyo, feeling ko talagang marketing strategy na lang ng Taiwan yun, na feeling ko ma-extend ulit after nung ma-deadline na naman yung deadline na bagong deadline ngayon. Kasi guys, grabe sila magpakulo sa tourism eh. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, merong parang pakulusin na parang mananalo pagka merong mga turista na pupunta or something, bibigyan nila ng pocket money. And sa social media, sobrang daming ads talaga yung Taiwan. So feeling ko kailangan talaga nila ng turista. And hindi totoo talaga yung parang ganung mangyayari. Feeling ko marketing strategy lang nila yon para madaming mga turistang pumasok sa Taiwan. Kaya if ever na nag-iisip kayo magpunta ng Taiwan, pwedeng pumunta na kayo ngayon. Pero feeling ko kahit next year, may extend ulit yan, promise. And so yun guys, ngayon papahinga na muna ako ng slight na lang and pupunta na ako sa night market nila dito sa Kaohsiung. Okay? So antayin niyo pa ang mga susunod na vlogs ko tungkol sa Taiwan. So yun lang. Thanks!